Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, sasagot tayo sa mga katanungan nyo. Okay, yung mga nilagyan nyo ng hashtag itanong mo kay Serrano. So, babasahin ko yung mga katanungan nyo dito. So, first question comes from Dave De La Cruz. Okay, shoutout sa'yo, Dave De La Cruz. Paano malalaman kung open o close-minded ang isang prospect? And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. So very basic ito na tanong ni Dave. And maraming salamat sa tanong mo, Dave. So pero basic lang talaga yung sagot dito. Paano mo malalaman kung open o close-minded ang isang prospect? Kung nakikinig siya sa'yo, open-minded siya. Kung hindi siya nakikinig sa'yo, close-minded siya. Diba? Kung hindi siya nakikinig sa'yo, hindi siya willing na alamin kung ano yung ginagawa mo, or hindi siya nagpapakita ng interest, eh malamang ganun, close-minded siya, ayaw niya. Madalas, sinasabi naman nila eh, ayaw ko niyan, di ba? Ayaw ko ng mga ganyan, networking, recruit, pyramiding yung mga ganyan, ayaw ko sa ganyan. So madalas ganun, negative, close-minded, ayaw nila malaman. So hindi mo na kailangan pang i-explain yung negosyo mo, or hindi mo na kailangan makipag-debate pa sa kanila kasi waste of time. Maghanap ka ng tao na open, na willing matuto, na willing malaman kung anong ginagawa mo, na open. Sa additional income, open sa products na ino-offer mo. Hanapin mo yung tao na ganun, kasi meron ganun. Pero hindi natin mahuhulaan. Di ba yung huhulaan mo yung prospect mo, ay, yan, ang pangit yan, siguradong close-minded, pangit kasi. Hindi ka pwedeng manghula ng ganun, okay? Kung ang tinatanong mo, Dave, is kung mahuhulaan, hindi natin siya mahuhulaan. Para mo malaman, kailangan mong i-approach, kailangan mong kausapin, dun mo malalaman. Yun lang ang tanging paraan. So, hindi pwede na matakot ka sa rejection kasi hindi mo malalaman. Hindi natin kayang hulaan. And maraming network marketers, ganun yung ginagawa. Hinuhulaan nila, lalo na yung mga baguhan. Nag-war market sila, di ba? Kakilala nila. Hinuhulaan nila kung magiging interesado o hindi. Alam nyo ba na isang malaking, ano yun, malaking no-no yung paggawa ng ganun? Kasi hindi mo talaga malalaman kung sino eh. Meron akong kilala na isang legend sa network marketing industry. Sa ibang bansa siya. Sakit niya to, yung nanguhula. Kaya nanguhula kasi takot ma-reject. So alam ko yung feeling kasi ginawa ko rin yan. Lahat tayo ginawa natin yan. Inuhulaan mo na, inuunahan mo na yung prospect mo. Ano, oh ito, wala namang pera yan, di yan sasali. Ah, ito, tambay lang yan, di naman yan magiging interesado. Yung mga ganun-ganun. Diba? Naging networker lang tayo, naging manghuhula na. So, maling-mali yun. Kasi itong legend na to, network marketer, meron siyang pinsan na pastor. So, never niyang naisip na i-approach. I mean, never niyang sinubukan pala. Okay, naisip niya, pero never niyang sinubukan na i-approach. Kasi nga, inisip niya, ay, pastor yan, hindi yan sasali sa mga ganito. Dahil ibig sabihin, meron siyang duda sa network marketing industry, sa negosyo na ginagawa niya. So, hinulaan niya. Ay, no, hindi naman niya sasali. Then after a couple of weeks yata or months, nalaman niya na yung pinsan niya may sinalihan na network marketing company, hindi ka-company niya. Tapos yung sinalihan, hindi niya kakilala. Hindi niya kakilala, sumali yung pastor na yun. Then after a couple of years, nalaman niya, top earner na. Okay, isa na sa mga millionaires club nung company na yun, tapos top earner na yung pastor na pinsan niya. Imaginin mo yun. Imaginin mo yung panghihinayang na nangyari sa kanya. Diba? Hindi ko sinasabi na ganun mangyayari sa lahat ng prospect natin, pero ang importante, at least sinubukan mo. At least sinubukan mo. At least alam niya na meron kang ginagawang negosyo na ganyan. Kapag dumating na yung tamang time para sa kanya na maging open sa ganun, alam mo, sana malamang ikaw yung lalapitan niya, ikaw kilala niya eh. Diba? Halimbawa, member ka ng ano, Power and Hypebeast Company International. Diba? Diba? Sabi natin, ganun yung pangalan ng company mo. Tapos i-share mo sa kanya yung business. Tapos sinabi, ay, ayoko ng mga ganyan, networking. Hindi ako sa mahilig sa mga ganyan-ganyan. Tapos sinabi mo, okay, sige, no problem. Share ko lang naman. At least, alam mo, ito yung ginagawa ko na negosyo. Kung sakali mo magbagong isip mo, sabihin mo lang agad ako. Halimbawa, ganun yung ginawa mo. Diba? Professional na way. Tapos move on ka na sa kasunod mo ng mga prospect. Then after a couple of months, may nakapag-invite sa kanya, same company, pero hindi niya kakilala. Tapos na-explain sa kanya, na-share sa kanya, tapos na-realize niya, ang ganda pala nito na ginagawa nila.
di ba, ang ganda pala ng products, ang ganda pala, pwede palang kumita, di ba? Kasi halimbawa, nung time na yun, eh, problemado siya sa income, kailangan niya ng extra income, tapos na-invite siya. Tapos, same company, yung nag-explain sa kanya, pero hindi niya kakilala, kasi same ng company mo. Di ba? Since professional way yung ginawa mo, maaalala ka niya. Teka lang, di ba ito yung ano, ito yung business na inaalok sa akin dati ni Bogart? Matanong nga, edi ko kontakin kanya. So baka meron sa inyo naka-experience ng ganun. 'Di ba dati meron kang prospect or warm market na talagang ni-reject ka, baka pinagtawanan ka pa, niloko ka pa, 'di ba? Tapos after, later on, nag-contact sa iyo tapos tinanong kung ano yung business na ginagawa mo. Comment ka diyan kung meron naka-experience na ganun. Nangyayari 'yun. At least na-share mo sa kanya. 'Yun lang naman ang importante. Palagi ko nga sinasabi to sa mga members ko and naituro ko to dun sa Unlimited Prospects Handbook. Kung sakaling wala ka pa nun, later on, check out mo yon. So mamaya na lang pagkatapos itong video na ito. Nabanggit ko yun dun sa ebook na yun na ang tinuturo ko rin sa mga members ko, ang trabaho natin bilang bilang network marketers is messenger. Tagapagatid lang ng magandang balita. Di ba? Para tayong ano, alam mo nung tawag dun, yung mga nagbabahay-bahay ng mga religious people. Di ba yung nagsishare ng book of God, ganun, yung Bible, di ba? Yung mga ganun, pag ni-reject sila, edi i-reject, walang problema kasi yung sinishare nila is yung gospel nila. Hindi nila pinapersonal yun. So, ang ginagawa nila, move on sa kasunod. Pinagpre-pray na lang nila, move on sa kasunod. Diba, ganun din tayo bilang network marketers. Messenger lang tayo, taga-share nung opportunity. Di ba kasi, anong pinagkaiba doon? Katulad doon sa gospel, halimbawa pag sinishare sa, di ba, para makapunta ka ng langit, para makasama mo yung Diyos, or pag namatay ka na, di ba? Pero sa atin, ginagawa natin, halos similar lang. Kasi kapag ka tinanggap mo to, ginawa mo, trinabaho mo, mabibigyan ka na magandang buhay, marami kang tao matutulungan, hindi lang sarili mo, hindi lang family mo, pati ibang tao. Di ba ganun rin yung opportunity natin? So bakit ka mahihiyang i-share sa iba? So ibig sabihin, meron kang lack of belief kung ganun. Kung natatakot kang ma-reject, ibig sabihin, kulang ka sa paniniwala doon sa ginagawa mo. So ang trabaho lang natin is messenger. Ang trabaho ng prospect natin ay mag-yes or mag-no. Trabaho nila yon. Hindi natin control kung ano magiging sagot nila. Basta gagawin natin yung best na i-share yung business natin, i-present yung business natin, i-close yung deal. Kung hindi, hindi. Next prospect na. Basta sabihin mo lang sa kanya, kung sa kanya magbago yung isip mo, balikan mo lang ako. So, that's it. Very basic, di ba? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Hindi natin malalaman kung open-minded or close-minded yung prospect natin unless makausap natin sila. Unless i-approach natin sa kanila, i-share natin yung product or business natin. So, I hope nasagutan ko yung tanong mo, Dave. Maraming salamat sa tanong mo. And para sa inyo na meron pa mga katanungan, comment kayo lang kayo dyan sa ibaba ng tanong nyo kung saan kayo nahihirapan sa business nyo. Basta, ang sasagutan ko dyan is yung mga bagong tanong. Pagka lumang tanong na yan, ibig sabihin nyo, nasagutan ko na. Siguro, ang reply ko na lang dyan is yung link ng video na ginawa ko regarding doon sa tanong mo. Kaya, yung iba sa inyo, huwag kayo magtaka bakit ganun hindi nasasagot yung tanong nyo. Kasi baka nasagot ko na yan. Okay, kaya hindi ko na uulitin. Sishare ko na lang yung video. So, comment kayo dyan sa ibaba nitong video na to ng tanong nyo. Tapos, lagyan nyo yung hashtag, itanong mo kay Serrano para mabigyan ko kayo ng shout out sa kasunod na video na gagawin ko. So, I hope marami kayo natutunan. Make sure apply nyo agad lahat ng mga natutunan nyo. Like kayo dyan kung nagustuhan nyo itong video. And i-share nyo sa mga teammates and members nyo na alam nyo matutulungan nitong video na ito. So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!